Foto. Message request. Tapos tinuyo po tungkol sa experience ko po sa Saudi. Doon nga ang mga Saudis ay pinakaibangan nila yung lalaki sa lalaki. Dahil nga doon na mahigpit ang mag-fornication, lalo na sa babae. Kaya ano doon, mag-rape ka o magamit ka ng babae na hindi mo asawa, patay ka agad. Mahigpit ang ano doon, ang batas. Kaya ang malimit, walang bawal sa lalaki sa lalaki. Hindi bawal doon ang lalaki sa lalaki. Oo, totoo po yun. Kahit ako kasi pagdating ko doon, wala po lang umangit yun. Kasi ang tingin ng mga Arabo sa lalaki, lalo na sa mga Pilipino, dahil malimit sa atin, walang bigote. Ang malahibo ng mga Pilipino ay wala, alas wala. Ang tingin nila, mga babae na. Pero yung pala, talagang ano na pala nila yun, gawain na nila yun. Na ibig sabihin, palibasa, mahirap silang gumamit ng babae. Wala nga ang prostino na ano, yung nagtara na kamukha dito. Pumunta ka sa city o kung saan-saan man, lalo na noon na mga nightclubs, warehouse, makakaano ka ng babae. Doon sa kanila, talaga wala. Ngayon, siguro meron mga secret places na pwede sila makakuha ng babae. Pero pinakamadali talaga sa kanila, lalaki sa lalaki. Kasi yun nga, walang batas na nagbabawal na pwede yung ganun. Lalaki, patol sa lalaki. Ngayon, siyempre, malimit sa mga ganun, mga trabaho, ang pumapayag, siyempre mga bata pa kasi wala naman sila experience. Akala nila kung manula nun, kunyari, mag-outing tayo, may mga sakyan silang mga ganda. Harapin tayo doon, pupangat tayo sa ano, gandang lugar, sa disyerto. Asyal tayo. O, alam mo naman sa disyerto, parang nasa gitna ng dagat doon. Ay daladala nila yung mga sasakyan nila na mga ganda, yung hindi nababahura sa buhangin. Pero mo, kung kinala ka sa gitna ng disyerto, wala na makakita sa iyo doon. Kaya libre sila na gawin yung mga gusto nilang gawin. At kaya kung nalaman yun, sila din na nagkikwento yung mga kasamahan din namin na Arabo na dito talaga ang libangan nila. Pagka misa, nagsisigawan pa nga sa, ano ba yung mga yun? Galing sa disyerto nyo, tagumpay sila. Pero ang mga usapan, tagumpay daw. Ayun, kasama yung bata. Ayun yung mga eh. Ayun, yes, tagumpay. Ayun. Ngayon, saka nung nagbabiyahin na kami, pumunta kami ng city, naiwanan kami ng bus. Yung service namin, kaya nag-taxi kami. Ayun, mag-taxi na kami. Aba, yung driver, Arabo. Abay, siyempre, marami kami, siguro 4 or 5. Puno na yung sa likod, may naupo sa harap. Sa driver passenger. Sa driver. Aba, yung driver, naghihipo. Naghihipo ng hita. Ito, parang babae. Hindi naman babae kami. Hindi, wala daw kayong palaibo eh, parang babae. Kaya, ganoon, naisip namin na ito palang mga Arabo, tuntuwa sa kapwa lalaki. At yun pala doon, hindi bawal yun, yung lalaki sa lalaki. Kaya, naisip po ngayon, ano natin, naisip po agad sa Saudi, bakit ganoon? Walang ano sa kanila, bawal yung ganoon. Kasi sa reliyon nga nila, malamang, hindi mo na ako nagbasa ng Quran, malamang walang ganito na Sodom and Gomorrah na nangyari sa kanila. Sa Quran nila, walang pangyayari na ganoon. Na pinakita na sinunog yung Sodom and Gomorrah. Ganun na siya. Yun lang po. Okay, natutunan tayo, no? Ngayon nga, naalala ko nga kinakwento natin dati. So, kaya daw nagpa-abdugaw ko siya. Sa Saudi daw kasi magkano. At this time, but... Sa Saudi ko, makapal yung ligot.